May nagtanong sa akin. Hello po, Boss Ray. Gusto ko sana magtanong. Nababaon na ako ng utang from Ola and wala na akong ibang kukuhanan ng ibabayad sa kanila. Pwede po bang iwalang bahala na lang sila? Magko-contact pa din kaya sila ng mga kaibigan ko sa FB at sa mga contacts ko po? Please pa-help po. Alright, napakagandang katanungan po nito. No? Bago po natin sagutin yung inyong katanungan, pakisuportahan po sana yung aking mga social media account sa YouTube, Facebook, and TikTok. Okay. Ganito po yan, no? Ang mga Ola po kasi is wala ko talagang ibang alam yan. Kundi mangharas at manako. Ngayon, kung ipapawalang bahala nyo lang po yung inyong mga nahiram sa kanila, well, iihanda nyo po yung inyong sarili, no? Kasi po, gagawa ho ng paraan yung mga Ola na yan para kayo ho maipahiya sa inyong mga kaibigan. No, kagaya ho ng sinabi ninyo, no? Kukontakin po niyan mga yan. Yung mga nasa phone book po ninyo, nananakaw nila. Ayan po ang kukulitin yung mga yan. Bukod po doon, no? Pagka nagkaroon sila ng access sa inyong ano, sa inyong FB, or for example po, alam nila yung FB account ninyo, gagawan ho kayo niyan ng group chat, no? Tapos ipapahiya kayo sa inyong mga kaibigan. Ano po? Ako ho, ang suggestion ko sa inyo is huwag niyo ho siyang baliwalain. Hanggat maaari po, is gawan niyo po ng paraan para mabayaran po ninyo. No? Kung meron ho kayong hanap buhay, pag-ipunan niyo po. Isa-isahin niyo. Wala naman ho problema yun eh. No? Kumbaga, kung meron ho kayong let's say 5 Ola, no? Unahin niyo muna yung isa. Kung ano ho yung sa tingin niyo ikaya niyo bayaran muna. No? Pero ang gagawin niyo po, pagkaipon niyo, bayaran niyo ho ng buo, no? Wag ho kayo magpa-partial. Tapos picturean niyo ho yung ano niyo, yung proof of payment niyo or screenshot niyo, tapos i-email niyo sa kanila na ito na yung ano, yung hulog ko sa inyo. Para malaman niyo po yung dapat niyo ihulog is kung natatandaan niyo po yung kung magkano lang yung babayaran niyo during the due date, no, yun po ang bayaran niyo. Huwag niyo na hong isipin yung ano, yung penalty na pinataw nila, no? Kasi ho, ganito yan. Pagka ho kayo nakaranas ng ano, ng shaming, ng pangharas o pananakot sa kanila at kayo ay nakaranas ng depression or anxiety, no? Huwag niyo na hong bayaran yung penalty. No, kasi sa totoo lang ho, kulang pa ho yung ano, no, yung penalty na ibabayad nyo sa kanila na para mabayaran o mapunan yung nangyari sa inyo, no, sa anxiety at saka doon sa depression na naramdaman niyo. Pero bayaran nyo po yung ano, yung nautang nyo sa kanila na principal plus interest. Okay? Kasi ho, alam naman ho natin yung nahiram ninyo is napakinabangan. No? So, obligasyon nyo ho yun na kailangan nyo pong bayaran. So, yun kahit man lang ho yun, bayaran po ninyo. No? Kung hindi nyo siya natatandaan at kung nabubuksan nyo pa yung apps, tignan nyo po. Yun lang hong amount na kailangan nyong bayaran during the due date. Okay? Yun lang hong ang bayaran ninyo. Yung mga penalty, wag nyo na hong isipin yun. Kasi ho, hindi naman na ho kinil nila kayo madidemanda eh. Dahil unang-una ho, takot ho yung mga yan, no, na tumungtong ng korte. Kasi po, sila ho ang unang lumabag, no, sa mga kautusan po ng ating gobyerno. Kaya ho sila hindi makakaharap sa korte, no. Kaya ho ako, yun ho ang suggestion ko, no. Huwag niyo ho siyang ipagwalang bahala, no. Gawan niyo ho ng paraan, kahit papaano ho, maisa-isa niyo siyang bayaran, no. Kung talagang hindi niyo kaya bayaran ng ano, ng one time lahat, pag-ipunan niyo po, no? Isa-isahin niyo po siya, no? Kagaya yung sinabi ko, kung meron ho kayong hanap buhay, pag-ipunan niyo po, no? Kung wala naman ho kayong hanap buhay sa ngayon, maghanap po kayo, no? Tapos pagka nakahanap na kayo, yun, mag-ipon ho kayo, isa-isahin niyo po. Pero ako talagang lagi kong sinasuggest is maghanap po kayo ng ano, side hustle. Kasi ho, sa panahon ho ngayon, hindi na ho talaga kakayanin ng ano lang, ng yung isang hanap buhay lang. Lalo ho kung meron kayong mga anak, no? Kung meron kayong pamilya, nako, kailangan ho talaga yan na may hanap buhay ho, kayong mag-asawa,
plus dapat may side hustle pa kayo. No, ganun ho kahirap ang buhay ngayon talaga, no? Ako hindi ko masisay yung ano kagaya ho nangyari sa inyo, no, na nabaong kayo sa ola kasi oh, syempre kailangan natin i-provide yung mga pangangailangan po ng ating mga mahal sa buhay, no? Eh kung lalo hindi naman ganun kasapat yung ating sinasahod, no? So talaga hong kakapit tayo, no, sa patalim. Kanya nga lang ho, medyo talagang hindi ho talaga dapat, no, kinakapitan itong mga ola kasi ho, unang-una ganito po yan. Let's say for example po, ngayon pa lang kayo nang hiram. Okay, ang nahiram niyo po, let's say na-approve sa inyo is 5,000. No? Eh, hindi nyo naman humakukuha yung 5,000 na yan. Dahil ang laki-laki ho ng kinakaltas nila. Sabihin nyo na ho, nakuha nyo 2,500. Okay, so 2,500 lang ho magagamit nyo ngayon. Ngayon, after 7 days po, sigurado yan. Naku, babayaran nyo, let's say, mga 7,000 pesos. Okay? Ang gagawin nyo po niya kung wala pa kayong panghulog, siyempre, manghihiram kayo ngayon sa, ano, sa iba na namang hola. Kasi ang gagawin ho niyan, pe-pressuring kayo ng pe-pressuring niya mga yan eh. No? Maina mo sana kung pag-pressure lang na ano eh, yung kukulitin kayo, hindi. No? Ihaharas kayo eh. Tatakutin ho kayo eh. No, di po ba? Mali ho pa mamaranang paniningil yun eh. Oh, so ano ngayon mangyayari sa inyo? Mag-iisip kayo ngayon na manghihiram na lang kayo ulit sa mga ola. Oh, ganito ho ulit. Mangyayari, 5,000 lang ho ulit ma-approve sa inyo. Oh, kagaya ulit ng dati, out of the 5,000, 2,500 lang ho makukuha ninyo. Oh, mapupunan nyo ho ba yung 7,000 pesos? Hindi po. So, kailangan manghiram ho kayo sa tatlo na namang ola. Oh, para ho mabayaran nyo yung isa, katumbas ho nun, tatlo. Mababaon ho talaga kayo. Kaya huwag nyo hong gagawin yung tapal system. Ano po? Doon ho sa mga baguhan na nanonood po sa akin, no? Maraming salamat po. At doon sa mga datihan ho, no? Maraming salamat din po sa inyo. Pagka ho nakakita kayo ng advertisement ng mga hula na yan, eh huwag nyo papatulan. Talaga hong enticing, no? Lahat ho ng kasinungalingan sasabihin nila. Unethical ho yung ginagawa nilang ano, eh, pag-a-advertise eh. O, biruin nyo, tingnan nyo, sasabihin nila sa, ano, nila, sa ads nila. 120 days. Okay, pwede kayo daw mangutang 120 days. O, pero pagka na, ano nyo na, 7 days lang, magbabayad na kayo. O, tapos, yung 30 ang matitira, yun yung pang 120 days. Di ba mga luku-luku ho yung mga ola na yan? O, hindi ho ganyan. Hmm? Tapos ho, ang masakit sa kanila, no? Eh, bukod sa ninakawan na kayo, no, ng data, no, at na-breach yung inyong privacy, no, kasi ano mo yan eh, nanghingi ho ng ano yan, manghihingi ng permission para ho matuloy nyo yung panghihiram nyo. Kasi pag hindi ho nyo binigyan ng permission yan, hindi ho kayo makakapanghiram. O di po ba, so bibigyan nyo ngayon dahil sa kadahilan ng kailangan nyo nga ho ng pera, manghihiram kayo, di ba, so bibigyan nyo. Gagawin ho niyan, dapat lahat ho ng ano no ng mga nasa phone books niyo na nakawin yung mga yan. Yung behavior ng inyong email, i-check niyang mga yan. Titingnan niyo mga messages niyo niyan, yung mga email niyo, location niyo, picture niyo, videos niyo, lahat ho, pati ho access sa camera. Oh. Kukunin niyang mga yan. Ganun ho kawalang yayang mga yan. Bukod ho doon, no? Sa privacy breach, hindi ho dinidiscuss sa inyo yung pinapasok niyong obligasyon. Mali ho yun eh. Kasi paano niyo matatanggihan kung hindi ho kayo sang-ayon do sa obligasyon na inyong papasukin? Di po ba? Kasi dapat ho dinidiscuss yung interest, processing fee, gaano amortization, ilan due date, gaano katagal. Ganun ho dapat ini-explain yan eh. No? Para ho kayo, alam nyo yung papasukin yung obligasyon. Ngayon, kung sa tingin nyo, hindi nyo kakayanin, makakatanggi kayo. No? Hindi ho nila ginagawa yun. Bulagaan ho yung mga yan. Oh. Nagtatype pa nga lang ho kayo, basta yan, na-receive na nila yung ID ninyo, nalaman na, na ano, na yung number nyo, yung cellphone number ninyo is
GCash user or Maya user, padadala na kagad yung pera. Hindi pa ho kayo tapos. Wala nga ho kayong makakausap sa mga yan eh. Oh. Magugulat na lang ho kayo pagdating nyo dun sa may ano nyo, sa may apps nyo, eto babayaran nyo sa ganitong araw. Ayan na. Simula na ho ng kalbaryo nyo. Dala pangalawa ho. Yung pangatlo ho, pagkalaki-laki ho ng interest. Lalong-lalo na ho, yung processing fee nila. Biruin nyo, 30, 40, 50% kinakaltas na kagad dun sa ano, upfront. Oh, ano pa matitira sa inyo? O dun pa lang po sa kinakaltas nila na yun eh, sobra-sobra na eh. Oh, tapos sa loob ng 7 araw, kailangan bayaran mo out of the 5,000, 7,000. By sobra-sobra naman ho yun. Oh, 30% na kinuha sa inyo, let's say 50% na kinuha sa inyo, plus another 20%. O di ilang percent yun? Mariusip, grabe. 70% ang ano, ang tinubo sa inyo sa loob ng 7 araw. Oh. Bah. Tinalo ho ang Bombay niya, multiply pa ho ng 3. Ganun ka walang ya. O di po ba? Oh. Hindi ho dapat ganun. Pagka sinabing loan, kaya nga ho kayo nagpangutang eh. Kailangan, kumbaga, tutulong kayo dun sa tao na nangangailangan eh. Tapos, 7 araw. Oh. Dapat yan, 30 days kung 30 days. Oh. Hindi po pwedeng ano, 7 araw lang. Sa tingin nyo, paano makakabayad yun? Oh. Bili mo sa susunod na ano, na linggo, babayaran niya na kagad. Oh. Parang ano eh, parang hinold up mo eh. Diba, inabutan mo ng pera pero may nakatutokang baril. Oh, ganun ang ginagawa niyo yung mga ola eh. O di po ba? Kaya wag niyo, ano, wag kayo magtitiwala diyan sa mga ola na 'yan. Hold up yung mga 'yan eh. Sa totoo lang, no. No? Tapos pagka oras na ho ng singilan, ayan na. Talagang ano, dilubyo ang mangyayari. Andiyan tatakutin ka. Iyaharas ka. Talagang ano, mararamdaman mo yung ano, yung pressure. Diba? Lahat damay. Pati yung ninakaw na ano, na mga contacts nyo sa phone book, lahat yung damay. Sasabihin pa ano, referee, ano daw, sasabihin pa ano, co-maker. Paano naging co-maker? Yun, hindi niya alam. Ang co-maker, dapat alam niya na co-maker siya. Dapat kasama siya sa verification o sa CI. Oh. Saka nakakita na co-maker. Sinabi lang. Wah, mali yun. Hindi tama yun. Oh. Tapos sisiraan ka pa na sisiraan. Shaming nga hong ginagawa eh. O, di po ba? Kaya ako, suggestion ko sa inyo, bayaran nyo na lang po. No? Isa-isahin nyo. Kasi the longer po na ipinapahaba niyo yung utang niyo sa mga ola na yan, ganun din yung kahaba yung perwisyo mararanasan niyo dyan sa mga yan. Ano po, talagang hindi ko kayo titigilan yan. Hihinto lang mo yan, sige, mga isang buwan, dalawang buwan, tapos aariba na naman. Ganun mo ka walang yaya, akala niyo tumigil na, hindi yun, titira na naman yung mga yan. Marana, ganyan mo yung naranasan ng kaibigan ko. Pero ano, after 6 months siya tinitira eh. Yung ano, sunod-sunod na harassment. Huminto. Gulat siya, kala bakit huminto eh. Tapos after 1 month, tumira na naman. Sinabi ko nga sa kanya, pare, dapat binayaran mo na noon pa eh. O yan na tuloy nangyari sa'yo. Diba? Eh kulang na lang ho, intog niya ulo niya sa pader eh. O, ang tigas ho ng ano na, kumbaga, akilala ko ho ang personality noon. Hindi ho basta-basta ng ano yun, ibibigay yun. Pero dahil ho sa pressure na inabot niya sa mga ano, online lending apps na yan, aba, gusto mo yung tugang ulo sa pader eh. Ganun ho, kawalupit niyang mga yan. Kaya huwag niyo hong niisipin ho. No? Huwag niyo hong isipin na ano, na manghiram sa mga yan. Kung gusto niyo hong manghiram, dun ho kayo sa mga lending, financing at banko. Bukod ho sa mahaba na yung ano, yung termino, malaki pa ho mapapahiram sa inyo. So, andun na ho ako, meron din ho silang ano, mga processing fee na ibabawas.
Pero hindi ho ganun kalaki. No, kagaya yung sinasabi ko sa inyo, nasunod ho sila dun sa ano, sa ceiling of interest rate. Siguro may processing fee yan. 9% naman ho talaga ang ano, ang ibinigay na na ceiling dun sa ano, sa processing fee. Yun yung pinakamalaki. O di po ba? Eh itong mga ulan na to, 30, 40, 50% ikakaritas na doon kagad sa ano, sa proceeds nyo. Eh ano ba matitira sa inyo? Kaya ka nga ng utang kasi kailangan mo ng pera. O, di po ba? Kaya ano eh, kaya marami na ano, nagigipit eh. Kasi instead na makatulong itong mga ulan na to, lalo pa ho kayo nagigipit kasi ang laki nung kinakaltas eh. O di po ba? So anong tulong ang ginawa? Wala. Pa, sabi nga ko sa inyo, para kayong hinold up eh. Inabutan nga kayo ng pera, pero may nakatutok na baril sa ulo nyo. O. Ganun ho yung mga ginagawa ng mga ulan na yan. O. Di ba ho, walang yan. Kaya ako, ayun ho, payo ko, ulitin ko, bayaran nyo isa-isa. No, maghanap buhay ho kayo para ho makapag-provide kayo sa inyong pamilya. Gumawa kayo ng side hustle po ninyo. Isa-isa yung bayaran. Bayaran nyo lang po kung ano man yung dapat nyong bayaran during the due date. Yung principal plus interest. Huwag nyo na hong intindihin yung ano, yung penalty nila. No, lalo kung nakaranas kayo ng harassment, no? Tsaka pananakot. Lalo kung ano yung naipost ho yung ano, yung inyong picture, no, sa social media o sa internet na may halong mali siya. Ay, naku po. I-complain nyo na ho yung mga yan. Ito, flash ko. Andyan ho yung mga sangay ng gobyerno na po pwede kayong mag-complain. No, ipunin nyo lahat ng ebidensya, email nyo sa kanila lahat. Tapos, pagka nakaranas nga ho kayo ng cyber libel, demandan nyo po, mag-hire ho kayo ng ano, ng abogado. Mapapribado man po or mapapaw sa gobyerno. Tutulungan ho nila kayo. Yan ho ang forte ng mga abogado. Tutulungan ho kayo niyan. Sila ho makakaalam kung anong kaso. Ang po pwede nyo isang pa dyan sa mga lukulukong hola ho na yan. No? So, huwag nyo masyadong anuhin, isipin. Naglilipas ho yan. No? Hindi naman ho habang buhay na ang gulong nyo eh, flat eh. Diba? Darating ho ang panahon, no? Yung gugulong ho yan. So, kayo ho aahon din sa buhay. No? Dagdagan nyo ho ng dasal. No? Samahan nyo ho ng dasal. Napaka-importante po niya. Wala ho ibang makakatulong sa atin kundi sarili po natin tsaka ho ang ating Panginoon Diyos. No? Yun lang ho lagi yung tatandaan. Ano po? I hope nasagot ko po itong katanungan na to at sana po ay makatulong. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta at panonood sa aking mga videos. Maraming salamat po sa inyong pag-like, pag-share, pag-comment at pagtatanong. At kunin ko na rin po itong opportunity na to na imbitahan kayo na suportahan ang aking mga social media account sa YouTube, Facebook, and TikTok. Kasi muli po, yun lang.